So yun guys, nandito na kami ni Rich doon sa area na pinatapunan ng mga patay, nagsasalvage, kaliwat kanan nung panahon na wala pang SCP. Sabi sa inyo guys, kakatapos lang namin mag-gym ni Rich ang inyong kabugong. So ngayon, pupunta kami sa salvage area. Hindi nyo alam to kung saan. Payat ko dyan. Oh, payat ka. Pupunta kami sa likab. Sa likab. Likab. Doon sa salvage area. Salvage place. Yun. So sumayan kami guys. Sana ma-enjoy kayo. Huwag kayo matakot. Para lang din malaman nyo na may salvage place doon. Let's go boys! Hindi na kami member ng Isianos Vines. Bye Isianos Vines. Saan na namin kakwento yun? Bye Isianos Vines. Saan tayo lang pupunta, Rich? Sa likab? Sa likab. Saan sa likab? Doon sa hindi nyo alam. Sa salvage area. Sa may tulay ata. May sa, yes, sa may tulay. Ginagawang tulay ko. It's 6:07 PM. So medyo creepy, medyo nakakatakot. Pero picture natin, GCQ ngayon. Kaya so, Before 8. Dapat nakabalik na tayo dito sa bahay ng Santo Domingo. Well, bakit namin picture? Kasi nga, historical na rin siya. Although, parang, alam niyo yun. Pag sinabing tulay ng likab kasi. Yun na yun. Ay, new salvage area. Yes. Tapo na ng patay yun. Huwag kayong matatambay. Tingnan natin kung makikreep out ba tayo. So let's go guys, umuulan pa. Napakaganda ng ambience. Medyo nakakatakot. Let's go! Finally, natuloy din kami, no? It's 6:14 PM, Sunday. Matagal na plano namin to, eh. Nung nasa Isianos Vines pa kami ni Rich, ni Clyde, yan. Siyempre, laging Rich, eh. Hindi rin matuloy-tuloy. But now, medyo walang pressure, so... Nakakatakot, bro. Pero, gusto ko talaga i-picture. Ganitong oras, mas maganda. Pero, takot ka? Takot ako. Yung kasing area, yung salvage area talaga dati. Wala man nakaamin, pero... Parang unwritten law yun eh, unwritten rule. Talagang nandun siya, nangyayari. May denial lang tayo yung lahat. Lalo na huwag ka tuwing election. Talagang may tinatapon doon. Saka salvage area talaga. Kasi one time, yung operator namin, si Kuya Arnel, na-encounter talaga niya nung kabataan. Maghahatid siya ng damit ng mga kasama niya, driver sa car lang. Nakamotor lang siya. Then, hinarang sila nung papatayan, tumatakbo. So, inahabol naman yung papatay ng tatlo. Gunpoint na yun. Hindi sila tinuluyan ng mga killer kasi na hindi naman siya kasali. May ano din eh, no? May dignidad din yung killer. No? Hindi nandadamay na hindi kasali. Anyway, cut story short. Sobrang takot niya na nireport niya sa mga police. Pero wala naman nakitang patay. Hindi natin alam baka kinuha ng mga papatay yung papatay nila yung sa salvage nila. Dilipat nila na yung killer. Pero sobrang legit yun, hindi marunong magsinungan yung Kuya Arnel. Saka bata siya nun eh. Hindi na nga siya umulit pumunta sa lugar na yun naman sa after that. Anyway, try ko siyang interviewin sa mga susunod na araw. Then lalagay ko rin sa video, sa content na to, para makita yung legitimacy ng Kuya Arnel. So, andito na tayo sa Mambarao. Part pa rin ng Santo Domingo. So, after this, Quezon na. Yes. After Quezon, pick up na. So, konting travel time pa, mapupunta na tayo. Again, it's GCQ, pero sumusunod tayo sa rules ng GCQ. Before 8 or 8 PM, nakabalik na tayo sa Santo Domingo. And we have the proper papers. May APOR tayo. May travel pass tayo. And everything. And of course, may face mask kami. May face mask ako? Yes. Sa Santo Domingo, sa face shield and face mask ako. For what I understand, sa Quezon, face mask. Let's go guys, tuloy-tuloy lang ang drive kahit umuulan.
ayun guys, nasa Quezon na tayo. This is Vertese. Salvage kaliwat kanan nung panahon na wala pang SCTX, PPX. So itong area na to, Sabana talaga siya. Well, until now, Sabana naman siya, walang ganang dumadaan. Maybe due to the pandemic. And boundary kasi siya ng Tarlac, Likab. Tarlac na nga itong gawin na. Actually, Tarlac na nga ito. Pero consider by the map na Likab pa rin itong matutuloy. So bababa tayo, mabilis lang. Quick tour lang, wala ka kami ni Rich. Baka pakiramdaman natin ko. Meron din sa inyo. Let's go, guys. Natin to. Isa sa mga pinatapunan. Dito ka tayo maybe na rin. Dito mismo. Pwede yung boundary eh. Kaya sa mga base siya. Dito sa history, nilapad yung mga sinalvage na drug pusher or drug user before during the early 1990s. Ayan, itong mismong daan na to. So napakatibay guys. Nalapad tayo. Napansin nyo, nakakilabot talaga yung mga. Siguro kaya tumibay itong mga drug pusher. Oo. Guys, sobrang nakakakilabot. Talagang goosebumps. Kasi walang katao-tao. Talagang mapapatay. Hindi rin naman maririnig yung putok ng bagyo dahil sobrang open. Sobrang layo. Sobrang layo dito sa kabilis nan ba. Hindi na guys, mag-explore na. Very nice. Kilabot mo. Narandam mo ba? Kasi may ibon. I think we should go off. So guys, yun lang. Ingat kayo kung pupunta kayo dito. Lalo na kung mag-isa kayo nakamotor. Kasi hindi natin masabi. Ayun, ang parating ng police. Gotta go. So guys, subscribe to my channel.